Si Jed Balsamo ay isang kompositor, pianista at musical director na galing sa pamilya ng mga alagad ng sining sa larangan ng musika. Tubong Cagayan de Oro, tinuruan siyang magpiano ng kanyang ina sa murang edad pa lamang at sa kanyang paglaki ay naging aktibo sa pagtugtog sa kanyang paaralan at sa parokya. Nagtungo siya sa Maynila upang mag-aral sa St. Scholastica's College kung saan nagtapos siya ng may karangalan sa kursong Bachelor of Music Major in Composition and Piano. Nagsimula ang kanyang profesyon musical career noong taong 2000 at mula noon ay nakagawa na siya ng 3 piyesa para sa piano trio, 3 soundtracks para sa pelikula at mahigit sa 10 stage musicals. Kasalukuyan din siyang kumakanta ng mga chamber pieces para sa piano at violin. Kasama nito, isa siyang faculty member sa Central Escolar University Conservatory of Music, resident pianist ng Mandaluyong Children's Choir, at resident music director ng Ballet Philippines. Isa rin siyang EXICOM Music Committee member ng National Commission for Culture and the Arts, kung saan siya rin ang pinakabatang naging chairman para sa Lamsia Piano Category A2 na dalawang beses na niyang pinamunuan. Tumanggap siya ng sari-saring parangal kabilang na ang galing sa National Music Competitions for Young Artists or NAMSIA, Department of Tourism Region 10, World Stage Design at St. Scholastica's College Music Alumni Foundation. Ang kanyang soundtrack para sa pelikulang konserto na itinanghal sa 2008 Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ay naging nominado para sa Best Music sa Golden Screen Award at sa Gawad Urian. Noong 2010, tinanggap din niya ang Most Outstanding Ging Ongnun Award, tapos ang world premiere ng kanyang Visayan musical na Sabangan sa Gingog. At nitong nakaraang Hulyo, nagkaroon ng world premiere ang kanyang classical piece na Piano Trio No. 2 sa St. John Smith Square sa London. Isang malugod na pagbati ang hatid ng Art to Art sa premyadong alagad ng musika na si Ginoong Jed Balsamo. Magandang hapon, Jed, and welcome to Art to Art. Yes, good afternoon din, Ms. Lisa. Thank you for having me here. Of course, ang lit-lit ng mundo ng classical arts. Yes. Dahil yun nga nabanggit kanina na yung piano trio ay nagkaroon ng UK world premiere. Yes. And ang violinist ng London Piano Trio ay ang aking brother-in-law na si Robert Atchison. Yes, that's right. Kwentuhan mo naman kami dito sa Art to Art kung paano nagkaroon ng ganitong collaboration. Okay. Remember yung production ninyo noong 2009, I think it was Lisa 25. Mm-hmm. Yes, Naundoy. Oo. The original pianist was not available for the new dates. Mm-hmm. So tapos ang nirekomenda ako. Mm-hmm. So doon kami una nagkakilala ni Bob. Mm-hmm. And then sa pagkikwentuhan namin, eventually nalaman niya na nagko-compose ako. Mm-hmm. Tapos humingi siya ng mga kopya ng mga pyesa. Mm-hmm. And then sinubaybayan niya yung mga ginagawa ko from 2009. And then last year, mga bandang November to early December, sinalatan niya ako at sinabi na we may have plans for a commission, ganon. And then when he visited Manila in December, dun niya sinabi na the Intercultural Society of London wants me to write a new piece for the London Piano Trio. Mm-hmm. At dun na. So, nagsimula ito sa Lisa at 25. Yes. Na isang aksidente. Oo, aksidente. Dahil hindi nga pwedeng yung pianist. Yung original pianist. Yung original pianist. To accompany Robert Atchison. Yes, yes. Sa Cantabile. Yes, that's the one. Yung piyesa ni Sir Gaby Kulog na kinoreograph niya para sa akin. Mm-hmm, at yes. That time. Mm-hmm. Wow. So, now, andito ka sa Art to Art. Yes. So, kwentuhan mo naman kami. First, magbaliktanaw tayo. Mm-hmm. When did you first find that you're destined for a career in classical music? Kasi my mother was a pianist. Mm-hmm. Tapos when she finished her studies, bumalik siya sa probinsya at nagtuturo ng piano. Mm-hmm. So, wala, nag-observe lang ako. And then finally, may kwento siya na there was one time na
na after niya nakita na umalis na yung estudyante niya na nagpa-practice, mm-hmm. may naririnig siya na may tumutugtog daw ng tono ng pyesa na estudyante. Mm-hmm. Kaya sabi niya, teka, umalis na yung estudyante na yun na, mm-hmm. sino ang tumutugtog? Uh-huh. Tapos ako na pala yung nakikita niya na nagpipindot sa tiklado. Ilang taong ka nito? I think I was 2-3 years uh-huh. old. Uh-huh. So, batang-bata pa. Mm-hmm. And then, binigyan na niya ako ng early lessons. Mm-hmm. And then, pagdating ng high school, mm-hmm. medyo tinigil ko na siya. Ah, so, tinigil. Okay. Kasi, bakit? Napaka-strict ng nanay ko. Isang buwan na yung pyesa, ayaw pa niya ako i-clear. Sabi ko, ayaw ko na mag-leksyon. Mahirap talaga pag anak mo yung tinuturoan mo. Yeah, I speak from experience here. Ayun, pero on the side, nag-theater din ako sa parish namin sa Hingoog. That's where I grew up. Mm. And then sa school din. Mm. Pagdating sa third year high school, pinasali kami sa kapulungan ng Inang Wika, which is the Filipino Dramatics Guild. Mm-hmm. Tapos sabi, mag-musical daw tayo kasi nalaman nila na pianista ako. Mm-hmm. Eh alam naman natin na pagdating sa probinsya, if you're a pianist, you know how to sing, mm-hmm. you know how to play the guitar, mm-hmm. you know how to compose, you know how to mm-hmm. arrange, dapat you know how to do. Sabi ko, patay, hindi naman ako kumakanta. Hindi naman ako marunong gitara. Marunong lang ako magpiano. Mm-hmm. Tapos, ayun, binigyan ako ng assignment. Ito yung gagawin natin. Mm-hmm. It was Rolando Tino's May Katuwiran ng Katuwiran. Mm-hmm. So, binilang ko na, madami-dami itong kanta. Tapos, syempre, okay, music rehearsals in 2 weeks. Mm-hmm. Andun kami sa apartment. Ano lang ako sa kama, sabi ko, paano ko to gagawin? Mm. Hindi ko alam kung paano mag-compose or ano. Mm. Although I remember distinctly back in 1987 na sa kakatugtog ko lang sa simbahan, pwede meron ako na imbento lang na tono, na later on nagamit ko na rin siya sa aking Misa Hingoog many years later. Mm-hmm. So, ayun, siguro dun lang. Mm-hmm. Tapos, eventually, okay naman. Mm-hmm. Okay naman ang production. Mm-hmm. So pagdating ng fourth year, a new musical na naman. Mm-hmm. This time it was Damaso, mm-hmm. Written by J. Ray Alovera. It's a take on the Noli but from the point of view of Father Damaso. Mm-hmm. And then from then, medyo nag-aaway na yung mga gusto kong gawin after high school. Mm-hmm. Initially ayaw talaga ng parents ko. Mm-hmm. Na bakit? Siguro I think na nakita din siguro ni Mami na mahirap talaga yung ano ang buhay ng isang artista. Mm-hmm. So eventually nag-usap-usap lang kami ganyan, as in ayaw talaga pirmahan pag music ang ilalagay ko. Mm-hmm. And finally, yung maternal grandmother ko, nag-usap-usap lang, ganyan. Mm. Ano ba talaga? Yung ba talagang gusto mo music, ganyan? Mm-hmm. Ayun. Pagkatapos nun, kinausapata niya yung mga parents ko na something like, pagbigyan niya yan, yan ang gusto niya. Mm-hmm. Ganon. Mm-hmm. Tapos, that evening, sabi ni Mami, mag-impake ka na, punta na tayo ng Manila, mm-hmm. kukuha ka na ng entrance exams for music. Mm-hmm. So parang, okay, mm-hmm. bilis. Pagdating namin dito, diretso sa music schools, apply, in a mm-hmm. few days, exams, mm-hmm. audition, mm-hmm. until I finally decided to go to St. Scholastica's College. And there was no turning back na. Yeah, there was no turning back. So yung mga magulang mo ba, anong reaction nila nung nag- tinugtog ang iyong composition sa London? Ay, syempre, natuwa sila. So, sabi mo talaga, no regrets na. No regrets na. Uh-huh. Uh-huh. And even before pa, so syempre, first year college na ako noon. So, nangangapa pa ako na, mm-hmm. ay, ganito pala yung requirement sa music. So, mm-hmm. ano naman, I had good teachers naman mm-hmm. at that time. Mm-hmm. And then, the first breakthrough was when I joined the 1995
NAMSA Composition Contest for Piano, Category C. So sabi ko, okay. Tamang-tama, may requirement ako sa klase ko with, ano, with Dr. Ramon Santos, who was my first composition teacher. So sabi niya, gawa ka ng piano piece. Ganito, gawa, ganyan. Tapos, nung natapos na yung piyesa, sa at the end of the semester, uwi ako sa probinsya. Doon ko ni-revise, inayos, ganyan-ganyan. Tapos pinadala ko sa NAMSA. And then nalaman na lang namin nung lumabas yung announcement sa Manila Bulletin, si Mami pa nga nakapansin nun eh. Sabi niya, andito pangalan mo, pero mali ang spelling ng pangalan mo. Which usually happens kasi since grade school, parate, kung hindi first name, second name ang mali. Oo. So sabi niya, ikaw to eh, kasi di ba ito yung title ng pyesa mo na ginagawa mo a few weeks ago. Sabi ko, yan nga yan. From then, tuloy-tuloy na. Okay. And would have thought at that time na, kasi nung nalaman ko na yung nanalo na first, yung nan-first prize, second course na niya yung music. So, age-wise, medyo malayo-layo ang gap namin. And then yung nag-honorable mention, wala kasing third prize nun eh. Yung nag-honorable mention, graduating na ng college. So ikaw talaga yung last. So sabi ko, okay. At saka talagang first entry. First entry. Nanalo na kaagad. Okay. So what made you decide na mas gusto mong pumunta into classical music rather than go into pop na mas lucrative naman ang career na mapapasukan mo? Initially, that was what I was thinking when I entered music. Pero I kind of, naisip ko din na, I think it would also be nice if I have a solid classical background para I can do anything from there. Initially pa nga, pinapa-double major ako noon, nung nasa college ako, composition and piano. So syempre, medyo nahahati ang oras ko kasi I have to prepare my pieces and then pagdating sa piano, may listahan ng mga pyesa na kailangan kong gawin din. Eventually, nakita ko din na, okay, as a composer, I should be more sensitive to the performers, kung ano ang kailangan, kung ano ang pwede at hindi pwede, kung ano ang idiomatic at medyo alanganin. And syempre, if you're kung strong ang classical and theoretical background mo, mandali nang pumunta ng kahit saang genre, whether it's pop, jazz. Ang classical talaga ang pinaka-pundasyon. Yes. Ng isang career. What about yung mas love mo na gawin? Composing or performing? Composing. Yes, composing. Bakit? Well, to begin with, ayoko yung nasa stage ako. Bakit? Nininervous ka? one of the reasons siguro. Pero mas gusto ko na nandula ako sa likod, dula ako sa gilid. Pinapanood ko lang yung rehearsals o yung performance. Ganon. Nahayaan ko na lang sila. Manebios para sa akin. Yun. Pero yun, pero sa ngayon, mas marami ang nangyayaring performances lately. Although, nandun pa rin yung pagsusulat ko from time to time. Okay. Yeah. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang matagumpay na musician, composer at musical director na si Jed Balsamo. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Kasama pa rin natin ang musician, composer, musical director, and music educator na si Jed Balsamo. Jed, aktibo ka sa paggawa ng musika para sa tanghalan bilang resident musical director ng Ballet Philippines. Yes. Okay. Can you tell us about this? What are your most memorable projects so far? Okay. Ang greatest hit namin is Ramahari, music by Ryan Cayabyab. So medyo inayos-ayos namin yung mga musical parts. May mga
dinagdag kaming bagong material. Mm-hmm. Konti lang naman. Mm-hmm. Mostly nandun pa naman yung material ni Sir Ryan. Mm-hmm. Yun kasi yung ano, yung pinaka-hit namin mm-hmm. lately. Yes. Pero yung pinaka siguro artistically fulfilling mm-hmm. Was my Crisostomo Ibarra, mm-hmm. which was choreographed by Paul Morales. Mm-hmm. Kasi it was my first full-length ballet, mm-hmm. and we only had 5 instruments for the entire ballet, mm-hmm. and it was performed live. Mm-hmm. Nagkaroon din ng soundtrack, mm-hmm. which was a milestone also for Ballet Philippines. Mm-hmm. And naka more than 50 performances din kami since mm-hmm. It premiered in 2010. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun. Nag-iba lang, well, may similarities lang din yung mm-hmm. pag-compose for dance. Mm-hmm. Kasi it's parang ano eh, similar to a silent movie. Mm-hmm. Ganon. Mm-hmm. Kasi primarily, ang initial exposure ko talaga to music was the love of ano, the love of film music. Mm-hmm. So you have music by John Williams, mm-hmm. Alan Menken, and all those big film composers. Mm-hmm. Mm-hmm. So somehow nakita ko din yung parallelism ng ano ba tawag naman. Basta yung ano, yung pareho. Yung analogy. Yes. Correct. Tama ka dyan. Yung kung ano ang nangyayari sa isang silent film at sa mm-hmm. dance. Kasi sa dance, wala namang salitang nangyayari. Mm-hmm. It's just all movement. Mm-hmm. Nakatulong din kasi yung theatrical, yung film background din ni Paul. Mm-hmm. Kaya kahit papano medyo nag-swak din kami. So take us through the creative process, yung paggawa ng musika para sa entablado. Mm-hmm. Well, the usual chicken and egg question. Ano yung nauuna? Yung choreography okay. o yung musika? Usually it's the music. The music comes first. Mm-hmm. Although, depende rin kung ano ang nakasulat din sa libretto, yung parang ano, sequence guide. Mm-hmm. Pinag-uusapan namin with the librettist and the choreographer. Mm-hmm. Usually the librettist and the choreographer is the same person. In this mm-hmm. case, si Paul Morales. Mm-hmm. So, usap-usap kami, anong mangyayari, what does he want, how long kaya, gaano kabagal, gaano kabilis, mm-hmm. ganun. Mm-hmm. And then there would be times where, you know, ito na nagawa ko, and then he would come back and say, ano, you give me one more minute pa sa dulo, mm-hmm. at gusto ko climactic, yung mm-hmm. paakyat mm-hmm. na grand. Mm-hmm. Sabi mm-hmm. ko, ayoko niyan eh. Pero, sige, pagbibigyan okay. kita, gagawin ko. Tapos, sige, naka one minute na ako. Mm-hmm. Pero musically, sabi ko, hindi maganda pakinggan kung one minute. Mm-hmm. So, stress. Habaan ko. Mm-hmm. Tapos, pipiliting kong ano, tapusin ka agad. Mm-hmm. Na musically, tama pa rin siya pakinggan. Mm-hmm. Siyempre, pagbalik kay Paul, hiningi ko 1 minute, binigay mo sa akin 2 minutes. Sabi ko, eh, hindi maganda eh. Kung ano, kung talagang pipiliting ko na 1 minute. Kasi I had may chord progressions na kailangang ma-resolve. Mm-hmm. Kung hindi mo ma-resolve, pangit-pangit pakinggan. Mm-hmm. Mm-hmm. So yun. Mm-hmm. Eh nagkatrabaho naman kami ni Paul before that. So mm-hmm. medyo ano na, alam na namin yung mm-hmm. quirks namin. What about for Ramahari? Ano yung pinag-usapan ninyo ni Ryan? Did you work together? Yes, oo. To make the changes? Yes. Primarily, what I wanted to do sa Ramahari, kung ano talaga yung intention niya, I will mm-hmm. keep those. Mm-hmm. Okay. Tapos, there were times na sabi ko, maganda ata na may mangyayaring canon dito, or maganda ata na imbis na unison, may voicing, ganyan-ganyan. So, ganun lang ang mga changes. And then, nung pre-present ko kay Sir Ryan, mm-hmm. Natutuwa naman siya mm-hmm. na, uy, pwede palang ganun. Sabi ko, yes sir, pwede po. Oh yan, i-keep na natin. Uh-huh. Oh, let's talk about your composition yung para sa London Piano Trio. Mm-hmm. Paano naman yung pagtanggap ng isang foreign audience sa iyong music? Well, initially, akala nila, they were expecting
a 40-50-year-old composer. Okay. So when they, lumabas ka? When they saw me, so ang reaction nila lahat, ay, bata pa. Mm-hmm. Bata pa. Sabi ko, okay, ganyan. So, nung nag-usap-usap kami ni Bob, kung anong klaseng music ang gagawin ko for them, so, kasi I also, as a composer, I did not want to totally alienate also the audience. Mm-hmm. Kasi I can write super traditional and medyo avant-garde ng konti. Pero sabi ko, hindi po pwede ata na I'll go extreme. Mm-hmm. So I have to be somewhere wherein it's still accessible yet intelligente naman ang pagkagawa. Mm-hmm. So, iyon. Eh, siyempre, ang naging parang guide ko is to make it to make the piece kind of visual. Kasi nga pag something visual or cinematic, mas mabilis ang pag-relate ng audience. Kaya after the performance, natuwa naman sila. Natuwa naman sila. They were expecting something they thought that they would hear something very, very avant-garde or very modern. Na medyo sabi ko, okay. Okay lang naman. Mm-hmm. And so how would you describe your style of composing? I'm the type kasi na nasa gitna ako eh. Mm-hmm. Oo. Yun na rin ang classical and modern. Modern. Yeah. Mm-hmm. Kasi I had Dr. Santos and Dr. Jonas Baez as my composition professors, and they're known for their modern language. I also had Lucio San Pedro at the other side of the spectrum, kaya traditional naman yon. So okay, so maganda na rin ang naging combination. Yon. So, who would you consider your main mentor? Pinaka nagtagal ako kay San Pedro. He was my teacher for more than 4 or 5 years ata. I only had 1 year each for Santos and Baez. Although, may malaki din na naging impact nila sa akin on modern composition. What about your favorite composer? Kung saan ka nai-inspire naman? Listening to his or her music? It's John Williams. John Williams. Cinematic ka talaga. Cinematic talaga. Uh-huh. Meron ka bang mga unpublished works na pwede nating hintayin magkaroon ng world premiere din? Ngayon, may tinatapos akong choral piece for the Philippine Madrigal Singers. It will be premiered this October 4. Ah, okay. Ngayon ko palang sinusulat. Malapit na ang October 4. Yeah. Isang buwan na lang. Yeah. And a new bassoon concerto for Pong Mendoza. Kaya sinasabi ko na ito para ma-pressure din akong matapos na. Kailangan na rin eh, kasi hindi si Tata for his dissertation. And I'm now working on a mini musical series with Mike Sandejas. It's called Balangay U-Town, wherein ang cast namin ay puro taga Balanga. Walang stars, kumbaga. Mga taga doon lang. We've already done the first episode and now we're working on the second and third and hopefully 2 more episodes after that. Oh, so busy ka ngayon. Medyo. Daming mga deadlines. Daming deadlines. Okay. So what are your interests outside of music? Out of music? Geeky ako eh. So, siguro kung hindi ako naging musician, naging ako, volcanologist ako. Volcanologist? Yeah, I find volcanoes and earthquakes and typhoons and
stars, very, very fascinating. Ah, okay. So, pag okay. hindi music ang aking papanoorin ng TV, pag may topic on, let's say, volcanic eruptions, ay, nakatutok na ako dyan. Ah, okay. Ganon. And, you know, for someone who started composing in high school and has made a career out of it, up to going international with your compositions, ano ang maipapayo mo sa mga bata ngayon na gustong pumasok sa larangan ng musika, lalo-lalo na bilang isang kompositor? Okay. Siguro maswerte pa ako na hindi ko pa naabutan yung ano, yung parang vendo machine thinking, ganon. Vendo machine thinking. Lately kasi ngayon, in-expect na if they want this, dapat may lalabas na kaagad-agad. Sabi ko, eh, with something like music, particularly composition and performance, hindi siya nakukuha na yung insert of 5 peso coin, nandiyan na yung film. Lalabas na kaagad yung ano. Ganon. It doesn't happen that way. So, they really want it, then magpursige sila. Kasi that's what I did nung estudyante pa ako. And I do not wait for kung ano ang sasabihin ng teacher. Na, oh, you do this, you do that. O, halimbawa, three weeks nang walang pasok dahil sa bagyo or dahil sa mga holidays, ano, edi, well, pagbalik ng klase, prepared na ako sa lesson for the fourth week. Kasama na yung mga first, mga previous weeks na kung walang pasok, kung saan walang pasok. Eh, ang mga estudyante ngayon, medyo, medyo lax sila eh. So sabi ko, eh, seryoso muna. Kasi pag nakuha mo na yan, eventually you'll find time to to enjoy other things. Ganun. Wala talagang madali. Wala namang madali. Pero kung gusto mo talaga, eh you have to work hard for it. Lang naman eh. Yeah. As long as you work hard for it, makukuha mo rin 'yan eventually. Totoo. Napakabilis na naman po natapos ang kalahating oras ng ating programa. Of course, maraming salamat sa pagbisita mo sa amin, Jed. Thank you for having me. Good luck, break a leg sa iyong world premiere na susunod na sa October 4 naman para October sa Philippine 4, yes. Madrigal yes, Singers. Yes, yes. And continue making the Filipinos proud. Thank you. Okay. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.